Kapayo, magandang morning. Alam mo, week 3 bukas yung pagsasara nitong southbound, nitong Timog flyover. At bago natin na ibigay, Kapayo, yung update sa traffic, i-update muna natin yung construction dito sa mismong flyover. Kung makikita nyo, itong approach packet ng flyover, binakbak na ito ng DPWH bilang paghahanda sa rehabilitasyon din ito. Doon sa taon ng nasira, Tokayo, doon, a few meters, doon sa Toktok, yung nakikita nyo doon sa inyong mga screen, ayon kay Engineer Christian Paul Lirios, Engineer 2 ng DPWH, ongoing na yung rebardan, pati yung formwork sa ilalim, ongoing na rin, at nakasked na yan para sa pagbuhos ng bagong semento. Yung gagamitin naman na semento, Tokayo, dumadaan pa pala yan dapat sa trial mix dahil dapat pasok sa required strength yung flyover dahil magkaiba pala yung requirement ng pang-normal na kalsada at yung pang-flyover. Kaya mukhang aabutin talaga, Tito Jeff, ng isang buwan bago papadaanan muli sa mga motorista itong Timog flyover dahil yung trial mix, aabutin din yan ng 7 days at yung semento na papasa doon sa trial mix, ibubuhos yun doon sa nasira at 7 days yung curing period yan. Sabatala, sa lagay naman ng traffic ko, Tito Jeff, kung makikita nyo, dito sa EDSA southbound, mula Scott Borromeo, yung tail end dito nakikita yung traffic, yan po yung service road ng Kamuning. Yung tail end yan, nandun na sa Scott Borromeo. Pero halos kung mapapansin ninyo, wala nang mga motor o bisikleta dyan dahil nga nung Monday, nung nag-inspect ang MMDA dito, pinagbawal na nilang makapagsabayan dito sa service road yung mga motor at bisikleta doon sa mga EDSA bus carousel. Pag nagpas naman dito, mabagal ulit ang takbo ng mga sasakyan dyan sa Main Avenue hanggang flyover ng Santolan at moderate din pagbaba ng Shaw at Buendia maging dyan sa Metramo. Yung northbound naman natin dito dyan sa mga oras na ito, Kalayaan at Santolan pa lamang po kayo makakaranas ng moderate flow ng traffic. Dito dyan. Tokayo, tanong ko lang, gano'ng nga ulit katagal yan? Isang buwan na Tokayo. So bukas, isang linggo na yung kanilang pag-repair. So dahil nga doon sa trial mix na abutin din ng 7 days, at yung pagbuhos mismo nung papasa doon sa trial mix, ibubuhos din dito, 7 days din yung curing period dyan, so that's 2 weeks. Pero may ongoing na sila na repair din dito sa approach na mukhang aabutin din ng 7 days yan. So all in all, meron pa silang 3 weeks. So tinanong natin kanina si Engineer Lirios kung mas mapapaaga ba, mukhang hindi siya makasagot ng diretsa dahil nga more or less, talagang aabutin talaga ng isang buwan yung pagkukunkuni dito. Pero so far naman, Tito Jeff, ang nakikita natin, yung traffic management, okay naman dahil nga pinapagamit na o ina-encourage na ng MMDA na padaanin yung mga motorista doon sa mga alternatibong ruta at mabuhay lanes instead na makikagsapalaran dito sa service road. Pero so far, sa mga oras na ito, maganda pa naman yung flow ng traffic dito, Tito Jeff. Rain or shine ba, Tito Jeff, ang trabaho dyan? Yes, Tito Jeff. Rain or shine yung doon sa Bitak, rain or shine dahil sa ilalim, nire-retrofit na nila yung mga bakal doon. So kahit umulan, hindi naman sa maapektuhan. Pero yung girder to girder, saka yung pie to pie, yung haba nung na-damage sa gitna, tapos na yung gawin ng DPWH. At ang ginagawa nila ngayon, yung rebar, pinadagdagan nila ng bakal yung nasirang parte ng flyover nga na yun. Kasi kung i-anihin natin, Tito Jeff, medyo matanda na rin naman itong flyover na ginawa noong pang 1992, Tito Jeff. Ayun, abangan na lang natin. Happy week sa rin muna. Maraming salamat, Jeff Caparas.